hearts and sa 259.7k diamonds at sa hello sa 1.5 viewers natin diyan, 1.5k viewers. What's up guys? Ikaw, ano mo sa free time aside from mag-live? Ang free time ko naman usually yung ano, madaling araw, 'di ba? Madaling araw ang free time ko kasi pag gumising ako sa umaga, magsisimula na talaga yung araw ko. So parang kahit gaano ako kapagod sa buong araw, parang ano, ewan ko, parang di ako makatulog agad. Sobrang hirap. So parang noon ako nanonood ng mga series, yung mga hindi ko magagawa sa umaga. Noon ko inaasikaso yung mga kailangan kong asikasuhin para sa susunod na araw. Pero ayun nga, feel ko, syempre, need rin ng time. Kapag kahit gaano ka busy, kailangan talaga mag-squeeze ng time para sa ano, bakasyon or something. Kasi naka-burn out, para lang ma-refresh ka. Ganon. So, yun ang binabalak-balak ko sa mga, ano, sa after my birthday, siguro sabi ko, kailangan ko muna umalis dahil talagang nung mga nakaraan, puro live. Tapos eto, nagkukumo na din tayo. Kaya sabi ko, naku, kailangan talaga natin ng ano, pahinga paminsan. Oo, mahimasmasan lang din yung... Oo, para ano, mabago lang yung nakikita mo, ganun. Eto, medyo seryoso to, Chia. Kunyari lang, kahit ako ay walang experience at ikaw. Sabi dito, bakit mahirap bitawan ang isang bagay na masyado mong kinakapitan? Alam mo, itanong mo yan sa butiki. Yan ang dapat mo itanong sa... Hindi, joke lang. Pero sa life siguro yun. Pwede rin naman sa love or something sa career, sa trabaho, di ba? Paminsan, mahirap bitawan. Bakit mahirap bitawan ang isang bagay na masyado mong kinakapitan? Actually, sino unang sasagot? Ikaw? Ako? Ako muna, sige, go lang. Actually, nangyayari talaga yan sa atin, lalo yung mga unconscious tayo. Kasi marami tayong mga habits, di ba? Good man yan o bad habits. Hindi natin siya basta nababago. Minsan, yung bad habits natin, hindi pa tayo aware. Mm-hmm. Unless may magsabi sa atin, di ba? Tapos, yung mga ganong bagay, minsan, ang nakikita ng ibang tao, ayaw mo ring bitawan yung bad habits mo kasi hindi mo tinatanggap sa sarili mo na hindi siya nakakatulong or bad siya. Diba? So, yung mga ganong bagay, nangyayari talaga siya sa atin. Pero, ang kailangan lang is makinig din tayo dun sa mga tao sa paligid natin. Kasi, yun nga, wala namang perfect eh, diba? Pero, sila, kaya naman sila nagsasabi ng mga ganon or nagpapaalala. Kasi gusto lang din nilang tumulong na ito yung napapansin namin. Pwede mong i-consider. Nasa sa'yo din naman, diba? So, nasa sa'yo din. Pwede mong... Choice mo din naman yun kung bibitawan mo o kakapitan mo pa yun kung ano man yun, diba? Pero ginagawa ko ano ba ang bagay? Ano? Choppy? Hindi, parang yung ginagawa ko rin ever since na yung mga bashers, hindi ko kasi siya masyadong iniisip na as bash sa akin. Binabasa ko yung iba, lalo kapag may time ako. Pero lately, ayoko na rin talaga mag-social media. Parang simula nung nag-quarantine, nung nag-pandemic, sobrang dalang ko na rin mag-social media. Pero yung mga bashers, binabasa ko rin yung iba pag may time ako para minsan pwedeng tama kasi sila, 'di ba? May point yung sinasabi nila. So, if iisipin mo siya as bash sa iyo, hindi mo matatanggap yung pagkakamali mo. So, minsan tinitignan ko if mali ba talaga ako dun sa sinasabi nila, makakatulong ba sa akin or may kailangan ba akong baguhin, yung mga ganun. So, if wala naman, constructive criticism mo siya tinitake. Ganon. Ako din eh, pero alam mo, nung nag-pandemic, parehas tayo. Medyo hindi na ako nagbabasa sa social media. Though, sumisilip-silip ako para malaman ko kung ano ba yung mga dapat kong itama, ganyan. Paminsan talaga, nakaka-hurt. Kasi syempre, tao ka lang naman din eh, diba? Tao ka lang din naman at hindi ka naman robot para hindi ka masaktan, diba?
Pero mas ano, ngayon kasi parang feel ko okay naman ako. At talagang kahit may nambabash na pasulpot-sulpot konti, ganyan, eh tinitake ko na rin na parang kagaya ng sayo, parang constructive criticism na din. Para, 'di ba, maitama ko yung kung ano man. Kasi tayo ay public figure, so talagang most likely, every day ay ma-judge talaga tayo. So, doon na lang kami sa ano. Bahala kayo dyan. Ah, Kumbaga, siguro nagmamature din kasi tayo, tumatanda na tayo. So wala na tayong time magpaka-stress dun sa mga bagay na sa totoo lang. At saka sobrang helpful din talaga ng mga tao na sinosurround mo sa ano mo, sa sarili mo, kumbaga. Tsaka na-realize ko na habang tumatanda, lumiliit talaga yung circle mo. Yun lang yung naano. Yung kapag ka sobra. may premiere night, hindi mo na alam kung sinong iimbitahan mo kasi ang onti pala ng... Yung ganun, naalala mo nung tayo, Happy Times. Sabi ko, wala akong maimbita. Sabi ko, Oh, kasi konti lahat, lang sa onti lang yung mga kaibigan mo, tapos lahat busy kayo, di ba? Pero ayun lang naman. Saka ang hirap din kasi hindi tayo sure kung mapapapasok ba sila. Kung positive o negative ba sila magpumasok. Wait lang. Tingnan pa natin. Natanong naman na to eh. Huwag na to. Uy! Salamat po sa nagpa-diamond shower. Sige, teka, magbasa muna tayo ng mga nagbigay. Si Riz829 ang ating number one dito. Tapos si Yeska. Hello po, Shar143, Ellie. Ano? Ellie, not Ellie. Si Dan Sungi. Si Shar Tweets. Si Silsi. Shar ni Don. At si April YSM. At si Funny. Uy! Nandito si ano? Nakaka-codem ko to ah. Si Patricia, thank you so much. Thank you very much. Wait lang. Ano ang comfort food nyo kapag stress? Ikaw, cake, no? Sinabi mo na kanina eh. Pag stress, hindi, basta mag-una, maglulutong bahay muna ako kahit, hindi naman kahit ano, pero yung mga adobo, sinigang, tapos something na matamis after, sure yun. Para pagbusog na ako, itutulog ko na lang. Ako naman ano, parang mga steak talaga. Simula last year, yan ang pinaka-problema ko kasi ang bigat-bigat sa, ng steak sa tiyan. Pero sobrang nakaka-comfort na yun yung comfort food ko. Pero pag hindi na ako na-comfort ng steak, ibig sabihin may problema na. Nangyari sa akin yun nung nakaraan, as in talagang wala akong gana. Pero ito, next question natin from Char SSP on Twitter. If you are in a bad mood, do you prefer to be left alone or have someone to cheer you up? Ako, minsan gusto ko muna ng alone time bago ako kakausap. Kumbaga, Kasi pa-process mo muna. may mga nangyari. Tapos tsaka kahihingi ng thoughts ng or insights ng ibang tao kung ano ba yung nangyari, ano yung tingin ng ibang perspective. Kasi hindi natin alam lahat eh, di ba? Ito lang yung nakikita natin talaga, yung nafe-feel natin. So, yung ibang nakakakita nung paligid, yun yung pwedeng magsabi na pwedeng ganito yung nangyari or mali ka dito sa part na to. Yung mga ganon, at least makakatulong din siya, mas makakagaan ng loob. Kasi pag may nanggaling sa iba, tapos relax ka na, iintindihin mo eh. Pero kapag yung una, may bugso ng damdamin ka pa, baka magalit ka. Hindi, kasi ganito ganyan eh, di ba? Kasi ang natutunan ko sa mga ganyan, kapag kunyari stress ka or ano, bad mood ka, paminsan kapag ka kinausap mo agad kung sino man yung tao na yon, eh nag-uumapaw talaga ang emosyon at pwedeng masaktan ka niya sa mga, depende sa mga kunyari, sasabihin mo, a-advisean mo agad siya. Tapos hindi siya sang-ayon sa advice mo since ang taas nga, nasa peak siya ng emotion niya. May masasabi siya sa'yo. So sa akin, depende sa tao, tatantyahin mo talaga.
So, kung ako naman, eh, kapag bad mood ako, magaling kasi ako mag-process ng ano ko eh, ng thoughts ko sa totoo lang. Pag bad mood ako, hindi gaanong, ako yung tao na siguro pinaka hindi nagagalit. Talaga. At hindi, naiirita ako, oo, pero hindi ako magagalit. Tapos parang saglit lang ako maiirita, tapos matatawanan ko na. Ganon. Yung So ako, tatahimik ka lang. saglit lang, oo, sobrang saglit lang. Tapos parang, ano, kung kanino man ako na bad mood o kung ano man ang nangyari, ba't ako na bad mood, iniisip ko, eh wala na, ayan na eh. May dahilan naman siguro kung ba't nangyari yan. Ganun na lang iniisip. Oo. So ako, okay lang sa akin kahit alone or kahit may someone na mag-cheer sa'yo o mag-a-advise sa'yo, okay lang sa akin kahit ano, kumbaga ay kaya ko naman. I can manage. Yan ang masasabi ko. Okay, so next po tayo. Ano ba ang mga nagsesend dito? Guys, uy, may parang may nagbagsak ng malaki kasi naging 500, ano, diamonds. Si Miss G, hello po. Si Tita Yam, hello din po. Ayan na si Sesbone, eto na siya. Yan ang laging nagbabagsak sa akin.